Dahil sinertipikahan na ng Food and Drug Administration na non-abortifacient o hindi pampalaglag ang mga contraceptive na Implanon at Implanon NXT, binabalak na ng Department of Health ang agarang pamamahagi ng mga ito. Pwede nang ipamigay ng Department of Health yung naka-imbak na libo-libong subdural implants na very popular na contraceptive ng mga babae, hindi nakakapagpalaglag ng pagbubuntis itong mga contraceptives na ito. Kasama sa handa na rin ipamahagi ng Health Department ang 49 na iba pang contraceptive na hindi na rin na ipamahagi dahil sa inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ng Supreme Court laban sa Implanon at Implanon NXT. Sa desisyon ng Korte Suprema, hindi pwedeng bigyan ng lisensya para ibenta at ipamahagi ang dalawang contraceptive brands hanggat walang sertipikasyon ng FDA na hindi pampalaglag o non-abortifacient ang dalawang contraceptive na ito. Nakasaad sa kontrobersyal na reproductive health law na may karapatan at kalayaan sa pagpili ng gagamiting contraceptive, fertility control at sexual education. Sa panayam ng Superradio DZWB, nilinaw ni Cabral na hindi naman sapilitan ang paggamit sa mga contraceptive na ito. Pinibigyan lang natin ng choice ang lahat ng tao. Kaakibat yung edukasyon at impormasyon para sa lahat ng mamamayan, lalo na sa kababaihan. Ang ilang miyembro ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP nalulungkot sa desisyon ng FDA. Ayon kay Father Melvin Castro, dating Executive Secretary ng CBCP Commission on Family and Life, may mga medical study na nagpapatuloy na abortifacient o pampalaglag ang mga nakalistang contraceptive. Ayon naman kay Father Jerome Siciliano, Executive Secretary ng CBCP Permanent Committee on Public Affairs, wala na magagawa ang CBCP kung magdesisyon ng Korte Suprema pabor sa pagbebenta ng mga contraceptive na ito. Kinakailangan din nila talagang palalimin ang kanilang pangunawa dito. Eh mabubusog ba sila halimbawa ng pills na yan na i-distribute sa kanila? Kumbaga ay aangat ba sila sa kanilang buhay kung halimbawa sila ay gumagamit ng kondom? Tina Panganiban Perez, GMA News.